Panginoong Jesus. Can we give Him glory? Can we shout praise the Lord? Can we shout hallelujah? Hallelujah, hallelujah. Minsan, alam niyo, masarap sumigaw ng papuri sa Panginoon. Dahil napapagod tayo, yes. Pero minsan, labanan natin yung pagod. Mag-exert tayo ng effort. Nandito na rin tayo, mga kapatid. Might as well give your all. Hallelujah. At sa gabing ito ay binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon at I pray na ating mga pag-uusapan ay magbigay ng blessing sa ating lahat. At nais ko samahan niyo ako sa aklat ng Ecclesiastes bago tayo makupo. Let's read the word. Chapter 7, verse 1 hanggang 4, ating basahin. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will take it to the heart. For sorrow is better than laughter, for by a sad countenance the heart is made better. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth. Tayo mga kapo, can we say amen? Amen to the word of God? Hallelujah. To God be all the glory. At nais ko kayong dalhin sa isang maiksing paksa ng sulat ni Haring Solomon. At I pray na tayo ay hindi lamang bukas, hindi lamang handa, kundi kagaya pa ng sabi ng ating kapatid sa pagsisimula, pwede bang ibigay natin ang lahat kahit sa pakikinig? Na ang anumang alalahanin sa bahay, anumang alalahanin sa trabaho, mamaya na yan. Ang mga bagay na yan ay temporal, mga kapatid. At ang bagay na ating pag-uusapan ay mga bagay na magbibigay sa atin ng pakinabang na eternal. Do you believe it, mga kapatid? Ng salita ng Diyos, hindi lamang ito temporary, nag-encourage sa atin na talagang pinalakas ako ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, it is powerful. Hindi lamang enough, but it's too powerful na tayo ay magkakaroon ng kalakasan hanggang kalangitan. And I want you to remember that every time tayo ay magbabasa at magbubuklat ng kanyang mga salita. Nais kong pamagat ang ating teksto sa gabing ito. At I pray ito ay maging straightforward. Actually, may title ako kanina, pero ako na nalalangin sa Panginoon dahil hindi ako confident masyado sa title. Talagang sa church ko na naiisip pag nandito na, nagbabago. Kaya nais ko, inalitan ko aking title na Life and Death, Meaningless Under the Sun, Meaningful Under the Sun. Ulitin ko, Life and Death, Meaningless Under the Sun. Under the sun, yung araw. But it is meaningful under the sun. Sa ilalim ng anak. And we know who that is. Hallelujah. At sa ating teksto, sa ating binasa, ang pagbubukas ni Haring Solomon sa Ecclesiastes ay masasabi ko siguro isa ito sa pinaka mahirap maunawaan. Isa sa pinaka mahirap malunok, kumbaga. Dahil unang-una, we know na ito ay nasa salita ng Diyos. We agree. Kung buksan natin ating Bible, it's in the Word. But the moment natin basahin ang unang sulat na aklat na Ecclesiastes, ang bungad ng Haring Solomon ay walang kwenta, lahat ay walang kwenta. Vanity, vanity, all is vanity. At nais kong basahin ito dahil I believe ito ay significant at relevant. Dahil ang sabi ng verse 1, the words of the preacher, Son of David, King in Jerusalem. Nung nakaraang sa gawain ng mga kabataan, aking tinalakay ang aklat ni Pablo sa 2 Corinthians, if I'm not mistaken, medyo ulianin na. At aming tinalakay na ang salita ng Diyos, pag ito ay pinapangaral din ng isang mangaral, ay masasabi natin na mas kapani-paniwala pag yung nagsasalita o nag-advise ay naranasan. Tama ba? Pa nagsasabi tayong huwag kang mag-alala, dapat yung nagsasabi na huwag kang mag-alala, hindi rin nag-aalala. Tama ba?
Dahil pa nagsasabi tayo, huwag kang mag-alala, pero yung nagsasabi, kabadong kabado at nanginginig sa takot, hindi tayo maniniwala. Pero sa pagbungad pa lamang ng aklat na Ecclesiastes, ito ang introduction ni Haring Solomon na ito ang mga salita ng mga ngaral, anak ni David at hari ng Jerusalem. Gusto kong maunawa natin mga kapatid na nagsasabi na walang kwenta ang lahat ng bagay ay unang-una salita ito ng preacher or teacher. At ang Ecclesiastes, ang kahulugan ng Ecclesiastes is words of the preacher. Yun ang meaning na Ecclesiastes. Sa Hebrew pa ay Kohelet. Ang kahulugan is the words of the preacher. So isang mga ngaral na pagpapakita niya na alam niya yung sinasabi niya. At hindi lamang ngayon, kundi siya pa ay anak ni David. A man after God's own heart. Pero we know in the book of Kings na si Solomon ay hindi siya a man after God's own heart. But nevertheless, hindi lamang siya preacher o anak ni David, siya ay hari ng Jerusalem. No, kaya itong pag-introduction, naway hindi lamang natin ito daanan na lang na ito ay hari, ito ay preacher, ito ay anak. Ang tatlong bagay na ito mga kapatid na nagbibigay ng credibility. Dahil hindi lamang siya isang mangangaral, kundi isa siyang hari na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na kanyang gusto. Sa isang hari, kung ano mga kanyang gusto, mga kapatid, pwede niyang gawin. Napakadali mag-utos, napakaraming servants, napakaraming livestock, salapi, alipin, ari-arian. Pang may gustong patayin, pwede patayin. Pang may gustong kunin, pwede kunin. Kaya si David, nung nakita niya si Bathsheba, may nakita siya magandang dalaga. Ay, hindi lang nga dalaga, may asawa. Nakita niya, ay, gusto ko yun. Diba? Kaya niyang gawin yun. Bakit? Dahil hari siya eh. He's powerful. Now, si Solomon, I believe, nung kanyang sinabi ito, na, ang kanyang pag-introduction sa kanyang sarili, na isa siyang preacher, it gives credibility, na anak siya ni David at hari ng Jerusalem. Pero ganun pa man, ang kanyang sabi is, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Can you imagine, sa salita ng Diyos, mababasa natin, lahat ay walang kwenta. But I believe, nung sinabi ito ni Solomon, na mababasa natin sa 1 Kings, nais kong magbuklat ng teksto, nung si David at nung si Solomon ay tumanggap ng karunungan, ng wisdom, mula sa Diyos, totoo na napakarami niyang achievements. Nais kong magbasa sa 1 Kings chapter 4, verse 34. Ang sabi, men came from all peoples to hear the wisdom of Solomon. Andito ba si Mon-Mon? So, ang lahat ng mga tao, ganyan. From all nations went to hear the wisdom of Solomon. From all the kings of the earth who had heard of his wisdom. At isa pa sa 1 Kings chapter 10, verse 24, the whole world, all the earth was seeking the presence of Solomon to hear his wisdom which God had put in his heart. Mainam ito mga kapatid na pag si Solomon ay nagsabi lahat ng bagay walang kwenta, walang saysay at walang kahulugan, alam niya yung sinasabi niya. Hindi lamang ito pag-discourage dahil mababasa natin na hindi lamang puro kumbaga bad news ang kanyang binibitawan, kundi meron itong pagbalanse dahil after all siya nagsulat ng Proverbs. It is filled with fearing God, following God, purpose in life, and so on. Now, ganun pa man na ang mga tao ay dinidesire mapakinggan ang wisdom na meron si Solomon. Along the way na kanyang pagiging hari, ay nahulog siya sa kasalanan.
At hindi ko na nais ito bigyan ng diin, ngunit nais kong basahin. Sorry. Panalangin niyo mga kapatid, dahil ako ay medyo mababalik ang aking ubo. Nais kong basahin ang 1 Kings chapter 11, verse 4. His wives. When Solomon was old, his wives turned his heart away after other gods. And his heart was not wholly devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. Along the way nang siya ay hari ng Jerusalem, at alam natin na siya bilang hari, hindi siya hari kagaya ni David na kanyang ama, na bagamat si David ay maraming kasalanan, pero siya pa rin ay tinawag na a man, isang tao na katugma at kasunod ng puso, after God's own heart, ng puso ng Diyos, isang puso na malapit sa Diyos, si David. Pero si Solomon ay masasabi natin na in all his wisdom, in all his knowledge, sa ibabaw ng lupa, physical knowledge, worldly knowledge, and spiritual knowledge, ay natrap siya. Nahulog siya sa kasalanan. And I believe, nung sinulat niya Ecclesiastes, mababasa natin sa verse 2, nais kong basahin ito, I said in my heart, come now, I will test you with mirth. Ecclesiastes chapter 2, verse 1. Therefore, enjoy pleasure. Kinakausap niya ang kanyang sarili. Surely this also was vanity. But surely this also was vanity. Verse 2, I said of laughter, madness, and of mirth, what does it accomplish? I search in my heart how to gratify my flesh with wine, while guiding my heart with wisdom, and how to lay hold on folly till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. At sa buong chapter 2, mababasa natin na tinikman ni Solomon ang lahat ng bagay. Kaya I believe ang book of Ecclesiastes ay sinulat ni Solomon, masasabi ko nung siya ay nalayo sa Diyos. Dahil ang sabi niya, natikman ko na ang lahat. Naranasan ko na ang lahat. At hindi lamang yun. Ito si Brother Jethro, even hobbies. Si Solomon, kahit ang hobby. Can you imagine? Sinubukan ni Solomon na magtayo ng garden, magtayo ng pools, magtayo ng bahay, magtayo ng mga bagay na ito para makita niya, ang mga bagay ba na ito ay magbibigay ng kaluguran sa aking sarili? Nagkaroon siya ng maraming servants, nanganak ang mga servants, napakaraming mga tao, napakaraming kayamanan, silver and gold and special treasures of kings, napakarami niyang singers, napakarami niyang mga ari-arian sa ibabaw ng lupa. Pero all the while na ito ay nakikita niya, sabi niya, ang wisdom ko ay nananatili pa rin sa akin, at ang wisdom na ito ay nagsasabi sa akin, walang kwenta ang lahat ng bagay. Walang kwenta ang lahat ng bagay kahit narating ko na ang pinakamalayong lugar na wala pang tao nakakapunta, wala pang mga paa na nakakaapak, mga pagkain na wala pang nakakatikim, natikman ko na ang lahat ng bagay. Pero ang sabi ni Haring Solomon, pointless ang lahat. Ang Ecclesiastes, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin ng buhay at kamatayan. Ayos kong basahin ng chapter 1, verse 3. What profit has a man from all his labor? I'm reading from New King James. In which he toils under the sun. Anong pakinabang meron ng tao sa kanyang pagpapagod at pagtatrabaho na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Verse 4, one generation passes away, another generation comes, but the earth abides forever. Sabi niya, ikaw, susulpot ka, magkakaanak ka, ikaw, mamamatay, dadating yung panahon, yung mga anak mo, magkakaroon ng anak, yung mga anak mo, mamamatay, pero yung mundo, ganun pa din. At sabi niya, verse 6, o verse 5, ang araw ay
lalabas sa mukhang liwayway at lulubog. Ganun pa rin. Lumilipas ang libo-libong mga taon, ganun pa rin. Kung paano sa mga araw ni Solomon, ang araw ay nag-arise mula dito papunta doon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Maraming namatay, maraming nagbago, maraming technology, maraming advancement sa ibabaw ng lupa, maraming mga nag-improve. Pero ang mundo, bilog pa din. Ang sabi ni Solomon, ang hangin umiikot mula norte, pababa hanggang silangan, at kinabukasan ganun liliikot, mamamatay ka, susunod na generation may lilitaw, ganun pa rin. Walang nagbabago sa ilalim ng araw. At walang bago sa ilalim ng araw. Minsan sinasabi natin, wala nang bago dati, mas masama lang ngayon. And totoo yun, mga kapatid. Masama ang mga taong dati, mas masama lang ngayon. Pero ganun pa man, hindi na bago ang mga masasamang tao. Nag-a-update lang. Are you with me, mga kapatid? And I pray na ito ay nakikita natin, mga kapatid. Dahil ang wisdom na ito, ang mga salitang binibitawan ni Solomon, ay karunungan. Hindi lamang ito payo. Hindi lamang ito sinasabi sa iyo, individual, na mananampalataya na kahit mamatay ka, wala kang ambag sa ibabaw ng lupa. Minsan, parang nakaka-depress naman yun, ano? Pero ang mensahe ni Solomon sa aklat na Ecclesiastes ay nagpapakita sa atin ng mga bagay na totoo. At sasabihin ko sa inyo muli, ito ay naranasan ni Solomon. Marami sa atin sa ibabaw ng lupa na tinuturuan ng mga kabataan, ang mga anak natin kahit sa school, at kahit pa sa labas, at kahit ang mga tahanan ngayon ay mga magulang na rin na walang alam sa salita ng Diyos, ay nagpapalaki ng mga kabataan na tinuturuan, make your destiny, make your own destiny, write your own story. Gawin mo ang bagay na gusto mo dahil ang bagay na gusto mo ay magbibigay sa iyo ng satisfaction. Bigyan mo ng pleasure yung sarili mo kahit ano pang paraan na kinakailangan mong gawin upang makamit yung bagay na yan. Gawin mo. Pero ang lahat ng bagay na yan na gustong abutin ng mga tao at ng sanlibutan at kahit iilang pa sa atin ay gusto ang mga bagay na yan, si Haring Solomon naranasan na yan, mga kapatid. Pero kanya pa rin nasasabi, walang kwenta ang kayamanan. Walang kwenta ang ganda ng aking garden, ng aking farm, ng aking mga possessions, ng aking mga bilang, ng aking mga alipin, ng aking kayamanan, ng aking kalakasan. Lahat ng bagay ito ay walang kwenta sa ilalim ng araw. Naranasan niyo na ba minsan, mga kapatid, na tayo ay, you know, minsan nagiging para tayong mga machines na paggising sa umaga, ganito aking gagawin na trabaho, matatapos, matutulog, gising sa umaga, ganun ulit, di ba? Pero mga kapatid, gusto ko yung encourage na minsan tayo ay huminto sa ating mga ginagawa at mag-isip tayo sa tanong na ano ba ang kahulugan ng buhay? Yan ang tanong na sinasagot na Ecclesiastes. Yan ang tanong na tinatanong na marami mga atheists, napakarami mga skeptics. Ang iba ay nagsasabing walang kahulugan ng buhay. Ang iba naman ay naghahanap, ano ang kahulugan ng buhay? Pero ang sabi ni Solomon, lahat ng bagay ay walang kwenta sa ilalim ng araw. Akin na narating ang lahat ng kayamanan. At pag tumitingin ako pababa, sa aking mga narating, wala palang saysay. Pero sa ating teksto, nais kong balikan, ang sabi ni Solomon, from chapter 1 hanggang chapter 6, ay napakaraming paglalatag at paglalarawan na binigay ni Solomon na ang buhay sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng araw, mga kapatid, ay walang kwenta. Bakit walang kwenta? Sa chapter 2, mababasa natin na ang wisdom at ang wicked, ang wise at ang wicked, ay nakikita niya. Ang wise ay tinatrato, minamaltrato, at namamatay ng maaga. Ang masama, ang wicked,
tinitreat na mabuti ng iba ng salibutan. Umahaba ang buhay, pero sa bandang dulo, ang sabi ni Solomon, mamamatay rin silang dalawa. Parang mga modern philosophers sa ating panahon. Kung yun yung mababasa ang mga advice at mga philosophy sa ating panahon, na parang sinasabi nila dahil tayo, ang tao ay galing lang sa gawan, resulta ng nature, resulta ng aksidente, ultimately walang saysay ang buhay. Yun ang sinasabi ng sanlibutan na hindi naniniwala sa Diyos, na walang takot sa Diyos. Pero sa ating binasa, in a sense, ito rin ang sinasabi ni Solomon, walang kwenta ang buhay sa ilalim ng araw. Minsan meron tayong mga pangarap. Ako rin minsan ay merong pangarap na aking mapalaki ang aking anak. Malagaan siya, may palaki sa loob ng gawain, sa pananampalataya na aking kinalakihan. Pero ultimately, mga kapatid, kung di pa babalik ang Panginoon, ugut-ugurin na lang ako at mamatay rin naman ako at bagong generation ang dadating at the cycle repeats. At kung titingnan natin, para bagang, eto na ba yun? Lalo na pag tayo ay napapagod at para bang hindi tayo tinatrato na mabuti ng mga bagay sa ibabaw ng lupa at parang walang mabuti nangyayari. At minsan tayo ay nagtatanong, anak ako ng Diyos, ako'y sumasampalataya, bakit walang mabuting bagay na nangyayari sa akin? At ito yung nakikita ni Solomon. Ang sabi niya, yung mananampalataya, itong mabuting tao ay nakakaranas ng masama. Pero itong masamang tao ay maganda yung nararanasan niya, yung mayaman ng masama, ang sabi ni Solomon. And that is vanity. Sabi niya, it's grasping for the wind. Kumbaga, walang, bakit ganun? Nakarinig na ba kayo ng mga balita na merong pinalaya sa kulungan? After na makulong ng mga 10 years, 5 years, pero kaya siya pinakawalan, kasi sasabihin, ay hindi ka pala guilty. Sa iba man sa, meron kayong mababalitaan isang African na siya ay nakulong for, I think, 40 years. At na-prove na hindi siya guilty. Lumabas siya ng kulungan, matanda na siya. Kung nandito sa Solomon at makikita niyo yun, minsan yun natin tinatanong, bakit ganun? Ang mabuting tao ay dumadanas ng mahirap at ang masamang tao ay dumadanas ng mabuti. Kaya ang sabi ni Solomon, walang kwenta ang buhay sa ilalim ng araw. Nagpapagod ang tao, nagtatrabaho ang tao para sa wala. At hindi lamang yun, nasabi niya pa, mag-aalala ang tao dahil yung kanyang pinagpaguran, ibang tao ang makikinabang. Mamamatay din siya eh. Di naman natin madadala ang kayamanan. Nasabi ni Solomon, ito yung cycle ng buhay. Ang mundo ay bilog pa din. Ang hangin ay ganun pa rin. Bagamat umiinit sa atin at umuulan sa Saudi, pero hindi na yung surprising sa atin. Kagaya na sabi ko, nag-a-update lang. The same earth, the same air, the same ocean, the same wind, the same na mga tao. Ganun pa rin. Pero ganun pa man, hindi ko kayo nice i-discourage. Sa gabing ito dahil si Solomon din ay nagsabi at tayo ina-encourage na wala nang mas mabuti pang gawin ang tao kundi enjoyin ang kanyang pinagsikapan, kumain at uminom ng kanyang pinaghirapan dahil ito rin naman ay galing sa kamay ng Diyos. Kaya mag-enjoy tayo sa ibabaw ng lupa. Eat, drink, and be merry. Hindi natin kailangan, kagaya pa ng ginagawang mga relihiyon, na pahirapan ng ating sarili dahil wala na akong pag-asa. Hindi ganun ang Christianity, mga kapatid. Tinuturoan din tayo ni Solomon na mag-enjoy ng mga bagay na ating pinaghirapan. Mga magulang, I pray na tayo ay nag-enjoy. Ine-spend natin ang ating mga resources para din naman sa ating mga anak. Habang sila ay lumalaki, treat natin sila minsan sa Jollibee. Diba? Minsan, okay lang yun. Walang masama dun. Bagamat sinabi ni Solomon na walang kwenta ang lahat ng bagay, masarap pa rin kumain ng masarap na pagkain. Kaya ang sabi ni Solomon, eat, drink,
ng resulta ng iyong pagsisikap sa ibabaw ng lupa dahil ito rin naman ay galing sa kamay ng Diyos. At ngayon sa ating teksto, sa ating verse 7, after na ito ay binasa, ito ay nilatag ni Solomon na ang buhay ay walang kwenta, ultimately lahat ay mamamatay, mabuti o masama, nagsisikap o hindi nagsisikap, matapos yan ilatag ang lahat ng bagay na yan, meron din naman siyang mga wisdom na tinuturo sa atin kung paano mabuhay sa ibabaw ng lupa. And I pray lahat tayo ay all ears sa gabing ito, mga kapatid, para sa wisdom na yan, hindi lamang sa galing kay Solomon, kundi galing sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. It is the word of God. It is not the word of Solomon alone. It is the word of God. Now, nice kong basahin ang ating teksto sa verse 1 in chapter 7. Ang sabi ni Solomon, a good name is better than precious ointment. Ang mga payo at mga advice at mga wisdom na kanyang ilalatag sa mga tekstong susunod ay mga bagay, mga kapatid, na ginagawa lamang ng isang wise. Ng isang may alam. Ng isang hindi parang robot na sumusunod na lamang sa sistema at alon ng mundo. Gusto ko ng career, gusto ko ng trabaho, gusto ko magkaroon ng magandang pamilya, magtayo ng magandang bahay, magbuo ng magkaroon ng mga apo, at mamamatay ako sa ganun, so sila naman magkaroon. Hindi yan ang sinasabi at tinuturo ng salita ng Diyos sa ating mga kapatid. Dahil makikita natin na si Solomon ay nakita niya ang bagay na yun nung sa ating binasa pa kanina, matapos siyang malayo sa ating Panginoon at ngayon naririto siya sa Ecclesiastes, bago siya mamatay at malagutan ng hininga, narating niya na ang lahat. Bagamat lahat ng bagay ay walang kwenta sa ibabaw ng lupa, meron pa rin siyang pagbibigay at pagtuturo ng wisdom kung paano tayo mabuhay sa ibabaw ng lupa. Hindi tayo, dahil walang kwenta ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, magtapusin na lang natin mga sarili. Hindi ganon. Dahil yun din naman ay alam ni Solomon. Mababasa din natin yan sa huling chapter ng kanyang aklat. A good name is better than precious ointment. Isang mabuting pangalan ay mas mainam. Ulitin ko, mga kapatid, mas mainam. Piliin natin na ang ating buhay sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, ay mamuhay tayo ng isang buhay na ating pangalan ay hindi marurumihan. Kundi isang mabuting pangalan na kahit tayo ay wala na, pag ito ay nababanggit, mabubuting mga bagay ang masasabi sa buhay natin. A good name is better. It is better, mga kapatid. Maring hindi ito ideal, maring hindi ito masarap, maring hindi ito madali, maring hindi ito yung gusto natin. But it is better. A good name is better than precious ointment. Precious ointment, alam natin na sa panahon na yan, in the ancient times, ang pabango ay hindi kagaya sa panahon natin, na sa panahon natin, kahit sa Shopee, kahit mga mumura yung pabango, pwede kang bumili. Pero in the ancient times, ang merong lamang pabango ay mga mayayaman. Pero ang sabi ni Solomon, mas mabuti, mas mainam, ang mabuting pangalan kaysa sa mga magaganda at mababangong mga pabango. A good name lasts longer. Mga kapatid, kung ang pabango ng isang pabango na perfume na masarap lang sa ilong yan, sandali lang. Di ba? Pag tayo ay nagpabango, mamaya lang, pag ikaw ay pinawisan, mabaho ka na ulit. Nangangamoy ka na ulit. Medyo kukunot na yun noong katabi mo.
Kanina bago mag-praise and worship, ang bango-bango. Pagkatapos mag-praise and worship, napawisan lang. Baho. Temporary lang. Ang pabango. Pero mabuting pangalan ay nananatili kahit ikaw ay wala na. Sa mga mananampalataya at mga kapatid natin, sa ating pagtitipon, bagamat sila ay wala na, pag nababanggit ang pangalan, naaalala natin, ay nakakamiss si brother at si sister. Tama ba mga kapatid? Hindi ba pa nababanggit ang mga pangalan ng mga mananampalataya na kumikilala sa Panginoong Hesukristo at namatay sa pagtayo at habang nakatayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at pagtuwing binabalikan natin ang kanilang mga pangalan at kanilang mga buhay, hindi ba tayo ay na-encourage? Tama ba mga kapatid? Ngunit isang bagay, nais kong makita natin na hindi lamang tayo ma-encourage sa kanilang buhay, kundi naisin din natin na gusto ko rin maging ganun. Gusto ko rin tumayo sa pananampalataya hanggang aking kamatayan upang kahit ako ay patay na at ako ay napag-uusapan, ang masasabi lamang ay, yun ay anak ng Diyos. Patay na siya eh. Pero namatay yung sumasampalataya sa Diyos. Minsan, sa ating mga kabataan, minsan hindi yun masyado mahalaga eh. Dahil ang tinuturo ng sanlibutan at tinuturo ng mundong ito, sa mga kabataan, gawin nyo ang inyong gusto. Whatever you do, whatever you want, take it, whatever it takes. Gawin mo lahat, grind, come on, take it. Pangarap mo, kuhay mo. Pero sa salita ng Diyos, a good name, yung may iwang kamagandang pangalan, ay mas mabuti kaysa sa kayamanan. Minsan masyado tayong nag-grind, masyado tayong nagtatrabaho kahit pa mga magulang, dahil mayroon tayong mga anak, gusto natin sila bagyan ng magandang buhay, kaya tayo minsan nawawala sa gawain dahil hindi, kasi gusto kong pakainin ang aking anak, bigyan siya ng magandang buhay. Kahit nakabalit nito ay salita ng Diyos, nawawala kami sa salita ng Diyos, gusto ko siyang bigyan ng precious ointment eh. Tsaka natin masasabi mga kapatid, kagaya pa rin sabi Solomon, ang bagay na yan, walang kwenta. Vanity. Ngunit ang mabuting pangalan ay mas mainam kaysa sa kayamanan. Ang mabuting pangalan ay mas mainam kaysa sa kayamanan. And I commend sa mga magulang, maraming salamat po sa inyong pagsisikap sa pagdadala ng inyong mga anak. Minsan, mga bata, aba, ang ingay sa church, iwan na lang. Diba? Pero pag ang iyong pagkakilala sa Panginoon na ang ingay ng mga bata na yan, ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon dahil kagaya pa nasabi ng Panginoong Hesukristo mismo, huwag nyo silang ilayo. Ilapit nyo sila sa akin. Dahil kung hindi kayo kagaya nila, hindi kayo makakapasok sa aking kaharian. Now we understand, yes, may mga ibang cases. Kung may sakit, yes, we understand. Kung merong mga talagang emergencies, we understand. And I believe the Lord understands. Meron tayong live. Watch the live. But when we have that capacity, leave a good name. Dahil mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, maingay man ang ating anak, ngunit dinala natin sa ating gawain, turuan din natin, siyempre, na pag nasa gawain, mga bagay na yan, mga practical na bagay, anak, huwag tayo maingay. Ang mga bagay na yan ay mabuti. But bring them to church. Leave a good example. Leave a good name. It is better than working, than precious ointment. Why? Sabi sa kalahati, the day of death than the day of one's birth. Sa ating mga birthday, sa ating minsan sineselebrate natin ito. Walang masama sa pag-celebrate ng birthday. Pero ang sabi ni Solomon, ang araw ng kamatayan, mas mahalaga kaysa sa araw ng kapanganakan. Kagaya na sabi ko kanina, mahirap tanggapin yun eh. No? Minsan mas masaya ang birthday. Kahit ako, mag-agree ako, masaya ang birthday.
May kainan, may piyesta, may masaya, nagkaawitan. Pero ang sabi ni Solomon, ang araw ng kamatayan ay mas mainam pag ikaw ay nag-iwan ng magandang pangalan. Dahil pag ang araw ng kamatayan ay dumating, ngunit ikaw ay meron na iwang magandang pangalan, it brings honor, it brings glory. Hindi lamang sa iyong pangalan, kundi sa iyong Panginoon. Verse 2. Better to go to the house of mourning. It is better. Napakaraming better, even in the previous chapters. Dahil nakita na lahat ni Solomon eh. Kayamanan, kahirapan, kasaganahan, kalungkutan, kagalakan. Ngayon nakita niya ang lahat, kaya niyang i-categorize. Ano yung better, ano yung hindi. Pero napaka-unusual na mga betters ni Solomon. Better to go to the house of mourning or better to go to funerals than to go to the house of feasting. Mas mainam at mas maigi at mas mabuti pumunta sa bahay ng kalungkutan, yung merong namatayan sa araw ng libing, sa araw ng kalungkutan, mas mainam pumunta ka dun kaysa sa bahay ng piyesta, ng kainan. Minsan, I pray, inatanong natin ang sarili natin. Ha? Di ba ang funeral ay malungkot? Hindi ba ang mga birthday parties ay masaya? Yes, masaya talaga. And I want to clarify na hindi dinidiscourage ni Solomon na huwag kang pumunta sa feasting. I pray na hindi natin makita na ang boring maging Kristiyano, bawal sa pesta, bawal sa salo-salo. Hindi ganoon. Dahil kagaya na sabi ko pa kanina, ang sabi ni Solomon din sa chapter 2 at sa Proverbs ay mababasa din natin, enjoy natin ang ating mga pinagpagalan. Pwede tayong maging masaya. Ngunit, kung ikukumpara sa funeral, sa may lamay, sa merong kamatayan, sa merong kalungkutan, sa merong problema, mas mainam ka pumunta doon kaysa ka pumunta ka sa bahay ng handaan. Bakit? Ang sabi ni Solomon, for that is the end of every man and the living, listen mga kapatid, the living takes it to the heart. Pag tayo ay pupunta sa mga funerals, I believe lahat tayo ay nakapunta na sa libingan, sa sementeryo, diba? Sa meron namatayan. Kahit pa after ng funeral, malungkot yung bahay nung namatayan. Ang sabi ni Solomon, mas maiging pumunta ka doon sa kalungkutan at lugar kung nasaan ang kalungkutan. Bakit? Dahil yung buhay, ikaw na pumunta. Mapapaisip ka. Mapapaisip ka saan? Sa buhay at kamatayan. Tanungin ko kayo mga kapatid, sa mga birthday parties, napapaisip ba kayo? Ganito talaga ang buhay, no? Imagine habang nag-happy birthday. Kain na na. Napapaisip ba tayo na ito talaga ang buhay? Ang bilis. Hindi. Saan natin nararamdaman ang bagay na yun? Sa sementeryo, sa funerals, sa mga bagay at sa mga lugar na meron namatayan, napapaisip tayo na mga bagay na totoo at mahirap lunukin. Nadadating ang panahon, yung nakalibing dyan, minsan sinasabi natin, dadating sa panahon, ako naman yung nakahiga dyan. At kagaya na sabi ni Solomon, mainam yun. Maganda yun. I pray na meron tayong natututunan. Na pag meron lamang namatayan, hindi tayo nalulungkot lang. Kundi meron tayong natututunan. Kailangan kong maging
tapat sa Panginoon. Kailangan kong talikuran ang aking kasalanan dahil ayokong maabutan ng kamatayan habang ako ay nasa kasalanan. Minsan napapaisip tayo, natay ka lang. Ang bata pwede rin mamatay, hindi lang matanda. Minsan napapaisip tayo, ganto nga pala ang buhay. Merong katapusan. Yan ang sinasabi ni Solomon. It is better. Kaya alam niyo, minsan na-encourage ko kayo sa mga merong anak at ako, meron kami baby, 10 months baby, at ito ay gagawin ko paglaki na aking anak. Medyo paglaki-laki na siya ay nakaunawa. Dalhin natin ang ating mga anak minsan sa mga funeraria, sa mga lugar kung saan meron mga kapatiran na namatay, sa mga lugar, kahit sa sementeryo. Bakit? Dahil sabi ni Solomon, the living will take it to heart. Kung means, pag tayo ay nagiging laylo-laylo at magaan sa ating lakad sa pananampalataya, pag tayo ay nakakita ng namatay, minsan nakukorek natin ating sarili. Teka lang. Meron pa pala akong kasalanan na hindi pa pinagsisisihan. Meron pa pala akong bagay na ginagawa na hindi na alam ng lahat, pero alam ko at alam ng Diyos. Teka lang, ayokong mamatay habang ginagawa ko yun. Kaya minsan, pumunta tayo sa mga lugar na malungkot. Dahil bagamat temporary, merong kalungkutan. Totoo yan. Pero merong itong long-term na benefit. Matututo tayo maging seryoso sa paglilingkod sa Diyos. Verse 3. Sorrow is better than laughter. For by a sad countenance or a sad face, the heart is made better. Kung tayo ay dumadanas ng pagsubok, mga kapatid, minsan masarap nasain ang pagsubok. Magandang naisin natin ang paghihirap. Kung ang resulta naman nito ay magbibigay sa atin ng karunungan. Dahil sabi pa ni Solomon sa mga unang bahagi ng Ecclesiastes, ang nangyayari sa mga masasama na yumayaman at ang nangyayari sa mabuti na naghihirap, parehas yan hawak ng Diyos. Hindi yan, bakit pinapayaman ng Diyos ang mahirap, ang masama? Bakit ba't hindi pinapayaman ng Diyos yung mabuti? Pero ang sabi ni Solomon, parehas yan hawak ng Diyos. Kaya minsan wag tayong magtanong, Bakit ang hirap ko? Bakit hindi ako yumayaman? Ang isang magandang bagay na makita natin, mga kapatid, kay Solomon mismo nang galing ang bagay na ito, na sa kalungkutan at kahirapan, ang ating puso ay nagiging mas mainam. At dapat maging mas mainam. Na kaysa dapat, kaysa sisihin natin ang Diyos, kaysa tanungin at kusyonin natin ang Diyos, makita natin na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil lahat ng bagay sa ilalim ng araw, ultimatum pagdating sa dulo, wala naman talagang kwenta eh. Alam niyo, itong building na ito, napakaganda man, pero lumipas ang ilang taon, mabubulok ito. Itong mismong pulpitong ito, mabubulok. Yung mga monoblock na inupuan natin, masisira. Yung mga damit na ating suot sa gawain, mawawala at mawawarak. Ang mga bagay na yan, maganda yan, temporary, yes. Pero sinasabi ni Solomon na kaysa tignan mo yung mga bagay sa ilalim ng araw, tignan mo yung mga bagay na magpapainam ng iyong puso at wala nang ibang bagay na yon kundi ang kanyang sasabihin pa sa baba, ang pagkatakot sa Diyos. Dahil sa pagkatakot sa Diyos, siya ay maliligtas, ang sabi ni Solomon. That is why in every suffering, in every pain, in every circumstances na tayo ay nagka-question, bakit nangyari ito? Bakit nangyari? Bakit ko dinadanas ang bagay na ito? Hanapin natin at makita natin merong layunin yung bagay na yun.
na, oy, teka, merong pagsubok. Lalago na naman ang aking puso. Mahirap, yes. Hindi naman sinabing it is easier eh. Pero ang sabi, it is better. Mas mainam. Huwag natin piliin ang mga bagay na madali. Dahil sasabihin pa ni Solomon sa verse 8, nais kong basahin ito, the end of a thing is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Ang pinapakita ni Solomon dito, the end of a thing is better than its beginning. Kagaya pa ng sabi niya sa verse 1, the day of death is better than the day of birth. At hindi lamang yun, ang mapasensya, yung mahaba ang pasensya sa inyong espiritu ay mapasensya. Hindi ibig sabihin na pasensya na ikaw ay naghihintay lamang. No, yung ikaw ay nag-endure in suffering. Yung hindi ka naghahanap, Panginoon, nasaan na yung sagot sa aking problema? Nasaan na yung masarap na piling na pinapangako mo? Yan ang tanong ng mga tao sa Thessalonica kay Paul. Kala ko ba babalik na ang Panginoon? Di ba? Mayroong prophecy sa eclipse. Napakaraming video pinagkakitaan yung solar eclipse. Gumawa ng libro, gumawa ng video at napakaraming million views. Babalik na raw ang Panginoon. Babalik na ang Panginoon. E ngayon, hindi pa bumalik ang Panginoon. So ang tanong ng mga Thessalonica, so ulitin na naman, kala ko ba babalik ang Panginoon? So, minsan minamadali natin. Pero sabi ni Solomon, better is the patient in spirit. Yung ikaw ay nahihirapan. Pero Panginoon, pahingi ng lakas. Hindi Panginoon, pahingi ng pintuang palabas. Alam niyo ang sa Book of Daniel, napakagandang illustration, ang buhay ng tatlong magkakaibigan, si Hananias, Azariah at Mishael, o si Abednego, Shadrach, Meshach and Abednego. Sabi nila, Hari, mahal na Hari, hindi kami luluhod sa iyong ginawang estatwa. Dahil alam namin liligtas kami ng aming Panginoon. Hindi kami hayaan ng aming Panginoon. You know, merong salvation. Ngunit, kung hindi man kami iligtas sa nagbabaga at umaapoy na oven, hindi pa rin kami luluhod. Alam nyo, yan yung hingin natin mga kapatid. Yung pananampalatayang ganyan. Na hindi tayo humingi, Panginoon, ang init, pahingi ng pintuang palabas. Ang hingin natin tuwing tayo ay nasa pagsubok at paghihirap, Panginoon, pahingi ako ng lakas. Panginoon, pahingi ako ng biyaya pa at papahaba pa na aking pasensya. Nawa hindi kita sumpain sa bawat pagsubok na aking dinadanas, kundi makita ko ang iyong biyaya ay masagana pa rin. Dahil ulitin ko, ang lahat ng paghihirap natin, mga kapatid, ay may layunin. Pag tayo ay bumagsak sa mga karir na gusto natin, pag tayo ay nag-apply sa trabaho at hindi tayo natanggap, may layunin yan. Minsan, baka ang inisip lang nating layunin, uy, sinagot na ako na aking iniibig. Kalooban to ng Diyos. Uy, binigyan ako ng trabaho. Uy, kalooban to ng Diyos. Uy, binigyan ako ng bahay. Kalooban to ng Diyos. E pag namatayan, Panginoon, pag ang asawa ay nahulog sa kasalanan, ang anak ay nahulog, Panginoon, bakit? Binsan tayo ay nagtatanong sa biyaya at katugunan ng Diyos, nasaan ang sagot? Pero mga kapatid, makita natin na sa lahat ng mabuti o hindi mabuti na bagay, may layunin ang Diyos. Yan ang salita ng Panginoon. Be of good cheer, ang sabi ni Jesus Christ. Kahit kayo sa ibabaw ng lupa, dadanas ng pagsubok dahil ako dumanas ng pagsubok sa ibabaw ng lupa. Kaya masarap dumanas ng pagsubok, mga kapatid. Dahil ang Panginoong Hesukristo mismo ay dumanas ang pagsubok. Ngunit ang sabi at pangako rin naman ng Panginoong Hesukristo, magalak kayo
dahil nagwagi at ako ay nanaig sa mundo. Be of good cheer, I have overcome the world. Pag tayo ay mayroong pagsubok at mayroong mga suffering na dinadanas, na masakit, mahirap tanggapin, bumalik tayo sa ating pananampalataya at huwag muna natin gamitin ang ating five senses. Tayo manampalataya, Panginoon, nagtagumpay ka, magtatagumpay ako. It is better to be patient, mga kapatid. It is better na tayo ay maghintay. Kagaya pa ng sabi ni Solomon sa kanyang sulat, He has made everything beautiful in its time. And for everything, sa ibabaw ng araw, sa ilalim ng araw, sa ibabaw ng lupa, lahat ng kaganapan ay merong layunin. There is a purpose for everything. Nais kong basahin ito sa Ecclesiastes chapter 3. Sabi ni Solomon, To everything, there is a season, a time for every purpose. Under heaven. So bagamat, para bagang walang kwenta ang lahat ng bagay, lalo na pag ito ay masakit, pag ay mabuti ay dumadanas ng masakit at mahirap, may purpose pala yun. A time to be born, a time to die. Ito yung pagpapakita ng buhay at kamatayan. A time to plant, a time to pluck, a time to kill, a time to heal, a time to break down, and so forth. Sabi pa sa baba, nais kong basahin ito. Verse 11, in chapter 3. He has made everything beautiful in its time. He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Sabi ni Solomon, walang kwenta ang iyong pag-aalala kung ano mangyayari pag ginawa ko ito. Ano mangyayari pag ako ay pumunta ng gawain kaysa gawin ang trabahong ito? Ano mangyayari? Baka magutom ang aking mga anak. Ang sabi pa ni Santiago, kayo ay pupunta sa ganitong lugar, sa ganitong mga lugar para magtrabaho at magawin ang mga bagay nito dahil sa paghahanda at pagpaplano. Pero sabi ni James, hindi nyo ba alam, ang buhay ay parang hininga lang? Maaring parang precious ointment, maaring ikaw ay maging makilala, sumikat, yumaman sa ibabaw ng lupa, pero pag ikaw ay nawala, tuloy pa rin ang buhay. So pointless sa ibabaw ng araw, sa ilalim ng araw. Now, verse 4 natin text, so chapter 7. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of laughter, or amusement, or mirth. Ang puso ng isang may karunungan at nagnanasa ng karunungan ay nasa bahay ng kalungkutan. Hindi para ikaw ay malungkot, hindi para ikaw ay maproblema at madepress, kundi para malaman mo na ang buhay ay higit pa sa pagtatrabaho at pagpapagal, kundi ang buhay ay merong layunin. Kagaya na sabi ko kanina mga kapatid, si Haring Solomon, nung kanyang isinulat ang Ecclesiastes, I believe, nung siya ay napalayo sa Diyos, kagaya pa na sabi ng 1 Kings, at ngayon nasa Ecclesiastes, ang sabi niya, naranasan ko na ang lahat ng bagay. Naranasan ko na ang magkaroon ng hobby, naranasan ko na magkaroon ng alipin, lahat ng bagay na yan. Lahat ng bagay na ninanasa ng sanlibutan, lahat naranasan ko na. Pero sa aking conclusion, walang kwenta ang lahat ng ito. Pero sa dulo ng Ecclesiastes, bago't bago siya mamatay, I believe, si Haring Solomon ay nanumbalik sa ating Panginoon. Siya ay nanumbalik sa Diyos dahil sa ating
nabasa mula pa sa pasimula na Ecclesiastes, hindi lamang ito pagpapakita ng o pagdi-discourage sa mga tao na ang lahat ng bagay ay walang kwenta. Meron siyang wisdom na ibinibahagi, mga kapatid. To put it simply, ginawa ko na, sabi ni Solomon, para hindi niyo nagawin. Ang magpayaman, nagawa ko na. Walang kwenta. Huwag ka na magpayaman. Mamamatay ka din eh. Bumili ng mga lupa. Nagawa ko na, sabi ni Solomon. Huwag mo nang gawin. Anong dapat mong gawin? Nasabi ni Haring Solomon sa chapter 12 na ating teksto, na ito ay laging binabasa, ngunit I want to clarify this. Verse 1 ng chapter 12. Remember now your Creator in the days of your youth. Mga kabataan, I pray you're listening. Habang kayo, kay kabataan, na maraming pagpaplano, maraming gustong gawin sa school, sa buhay, even, you know, papasok tayo sa love life, marriage life, whatever it is, na ginagawa natin, na pinagkakaabala natin, huwag mo kalimutan ng Diyos. Remember, in the your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Nababa tayo, nais kong babasa verse 6. And I believe ito ay para sa lahat. Hindi lamang ito para sa kabataan. Ang sabi ni Solomon, remember your Creator before the silver cord is loosed, or the golden bowl is broken, or the pitcher shattered at the fountain, or the wheel broken at the well. Ang mga language na ito, ang mga lengguwahe na ito, at mga salita na ito, I believe it is poetry. It signifies something. Merong itong kahulugan. Ang sabi ni Solomon, at ayon pa sa ilang mga nag-aaral ng salita, remember your Creator before the silver cord is loosed or broken. Alam niyo kung ano yun? Spinal cord. Yung spinal cord. Or the golden bowl is broken. Yung utak. Yung utak natin. Or the pitcher shattered at the fountain. Yung puso. Or the wheel broken. Yung umiikot sa ilog. At ito'y nag-iigib ng tubig. At the well, ano yun? Yung hininga natin. Ang sabi ni Solomon, alalahanin mo ang iyong manlilikha bago ka mamatay. Bago ang iyong isip ay masira, maaaring ng katandaan o ng sakit. Alalahanin mo ang iyong manlilikha bago ka magkaroon ng amnesia o mabagok at mawala ang iyong conscience, macomatose. You're living. Pero, you're not really living. Pero sabi ni Solomon, alalahanin mo ang iyong manlilikha bago ka mamatay. Dahil, kagaya na sabi ni Solomon sa ating teksto, minsan tayo ay nabibisi sa pang-araw-araw na buhay. Sabi pa ni Solomon, nakikita niya ang tao nagpapagal sa sahod, mag-enjoy, pero mamamatay din. Nakikita kong lahat ng yan. Napakawalang kwentang bagay ang lahat ng yan. Ngunit, sabi ni Solomon, alalahanin mo ang iyong Diyos. Pag tayo ay masyadong busy, mga kapatid, yan ang weapon ng kaaway. Hindi mahalaga na ikaw ay magsimba sa kaaway. Ang mahalaga sa kaaway, mawala ka sa Diyos. Ulitin ko, yan ang trap ng kaaway. Hindi mahalaga sa kaaway na lumuhod ka sa kanya. Hindi yun ang mission ng kaaway. Ang mission ng kaaway, mapalayo ka sa Diyos. Kaya sabi ni Solomon, remember.
alalahanin mo ang iyong manlilikha bago masira ang iyong spinal cord. Sa mga may scoliosis dyan, shout out, Sister Sophie. Shout out to us. Sa mga medyo mahina na ang memory, ang sabi ni Solomon, bago patuluyan mawala ang iyong memory, masira ang iyong utak, alalahanin mo ang Diyos. Ang iyong puso, sa mga may heart attack dyan na mahilig sa mamantika, shout out. Alalahanin mo ang iyong manlilikha. Dahil kung ikaw ay mamatay nang hindi mo kilala ang Diyos, bagamat ikaw ay mayaman at narating mo ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, meaningless. Bilog pa rin ang mundo, ganun pa rin ang lahat ng bagay. Ngunit, ayos kong basahin ang dulo ng na Ecclesiastes, verse 13. Ang sabi ni Solomon, matapos kong matikman at maranasan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng araw, walang kwenta ang lahat ng bagay na yun. Pero bagamat walang kwenta ang lahat ng bagay na yun, meron akong natuklasan. Ano yung natuklasan niya? Sabi niya, let us hear the conclusion, verse 13, in chapter 12. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments. For this is the whole duty of man. Ito ang conclusion ni Solomon, mga kapatid. Nais ko ito sabihin sa inyo at nais kong naway tayo ay nakikinig. Dahil ito ay salita at mensahe ng isang taong nakarating at narating ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Nasabi niya walang kwenta ang lahat ng pagpapagal, lahat ng kamatayan, lahat ng sinisilang. At alam niyo ba, sa chapter 2 and chapter 3, ang sabi niya pa, maswerte yung patay kaysa sa buhay. Pero, maswerte pa, mas pinagpala pa yung hindi pinanganak kaysa sa namatay at sa nabuhay. Bakit? Kasi yung hindi pinanganak, hindi nakita ang kasalanan ng mundo. Hindi niya natikman yung tukso. Kaya alam niyo, yung mga babies na namamatay, sabi ni Solomon, better condition yun. Dahil hindi nila naranasan ang kasalanan ng mundo. Pero para sa mga nabubuhay, ang sabi ni Solomon, ito yung better na gawin niyo. Live a good name. Go to funerals. Go to, wag sa mga puro pag na-invite sa parties, hindi lang. Pag may lamay, pumunta ka. Makiramay ka. Makilungkot ka. Tsaka na natin sabihin, pag may namatayan, okay lang yung brother, nasa Panginoon na siya. Hindi, malungkot ka rin kasama niya. Tsaka mo na-encourage. Pag lumipas na, makilungkot ka. Bakit? Dahil para yun sa puso mo. Para yun sa ikabubuti na yung puso at pagkakilala sa Diyos na ang buhay ay higit pa sa pagtatrabaho at pagpapagal. Ang trabaho ng tao at layunin ng tao, mga kapatid, dinesenyo ang tao para katakutan ng Diyos at sumunod sa mga utos ng Diyos. Minsan ang sanlibutan nagtatanong, ano bang purpose ng life? What is the meaning of life? Sabihin nyo to. Ah, kaibigan, nasa Ecclesiastes chapter 12. Fear God, keep His commandments. Yun ang purpose ng buhay. Hindi magtugtog. Hindi umawit. Hindi gawin ang mga bagay para sa ating pamilya. Kasama yan, pero hindi lang yan. Now, in the last verse, I want to close this. Ang sabi ni Solomon, fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every work, every act to judgment, including every secret thing, whether good or evil. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay mas mainam na malaman natin. Meron tayong kasalanan na tinatago,
Meron tayong kasalanan na nililihim. Sabi ni Solomon, lahat ng yan, merong sagot ang Diyos. Nakikita ng Diyos. Yung sinasabi natin na bakit nagsasuffer ang mabuti? At bakit namamayagpag ang masama? Bakit ganun ang sanlibutan? Ang sabi ni Solomon, lahat ay dadalin sa judgment. Kaya alam nyo, para sa believer, hindi ito nakakatakot na bagay para sa believer. Ito ay comforting. Dahil minsan tinatanong natin, bakit nangyayari ang mga masasakit na mga bagay na ito? Pero para sa believer, makikita natin, darating din ang araw, kagaya pa nasabi ng Panginoong Jesucristo, vengeance is mine. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, I pray na sa mga wisdom na pinamuhay ni Solomon, natutunan ni Solomon, whether be it sa sanlibutan o sa paglilingkod sa Diyos, tayo rin naman ay merong matanggap na karunungan. Because only then, mga kapatid, na ang buhay at ang kamatayan, kahit ang kamatayan, magkakaroon ng saysay. Life is meaningless. Even death, ang kamatayan ay walang kwenta. Ang buhay ay walang kwenta. Kung yung buhay na yun ay yun lamang nagpapatuloy ka sa mga bagay na sa ilalim ng araw, nagtatrabaho, napapagod, umiiyak, natutuwa, nagbabakasyon, lahat ng bagay na yun ay walang kwenta kung wala ka sa Panginoong Jesucristo. At ganun din naman, ang mga pagsubok at mga suffering natin ay merong halaga at layunin kung ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay balot-balot ng katuwiran ng Panginoong Jesus, at pagdating ng araw at tinakdang panahon, nandiyan ang comfort ng Panginoon na tapos na ang suffering sa ibabaw ng lupa. Only then magkakaroon ng kahulugan ang buhay at kamatayan pag tayo ay nasa Panginoong Jesucristo. Tayo tumayo, mga kapatid, at nais kong purihin natin at ang Panginoon at yung palakpakan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray before we offer a song of worship. Panginoon, kami Lord ay nagpapasalamat sa iyo sa karunungan na iyong inilagay kay Haring Solomon, na bagamat siya ay nalayong paminsanan sa iyo, Lord, dahil sa kahinaan at tukso ng laman, but so are we, Lord. Napakarami sa amin na nahuhulog sa kasalanan at napakarami sa amin ang nangangailangan ng biyaya. And we thank you, Lord, for your wisdom. We thank you, Lord, for your knowledge. We thank you for your spirit. And we pray na aming may pamuhay ang mga bagay nito na ikaw ay aming katakutan at kilalanin. Sundin ang iyong kalooban at ang iyong mga utos. Kagaya na sabi mo, Lord, na ikaw ay lumakad, kung ikaw ay mahal namin, aming susundin ang iyong mga utos. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Ang buhay at kamatayan ay kahulugan. Dahil alam namin kami ay nasa Panginoong Jesucristo. Ang buhay at kamatayan ay walang kwenta kung kami ay nasa sistema pa rin ng sanlibutan. Ngunit Lord, kami ay wala sa sistema na yan. Kami ay servants of the Lord Jesus Christ. And we thank you and we offer you this service, our lives, our thanksgiving in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen. Hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout praise the Lord? God be the glory. Let's sing in song of worship. Ang sabi ng awit, turn your eyes upon Jesus. Look full. Minsan, pag tayo tumitingin sa Panginoon, isang mata lang eh. Or lumilingon-lingon pa rin, kagaya ni Lot. But remember, Lot's wife, huwag tayong tumingin at madistract sa sanlibutan, mga kapatid. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Let's sing this song. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Thank you, Lord. And
the things of earth will go strange to in the light of His glory and grace. Hallelujah. Turn your eyes to the hills high, where justice and mercy embrace. There the Son of God, yes Lord, gave His life for us, and our measureless debt. Salamat Panginoon. Jesus, to You, Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes. Hallelujah. Turn your eyes. Turn your eyes till the morning and see Christ the Lion. He's alive. Hallelujah. What a glorious dawn. Fear of death no more. Hallelujah. For we carry His life in our veins. Jesus, oh Jesus, to You we turn our eyes. We turn our eyes. Hallelujah. Jesus, our glory and our prize. Hallelujah. We adore You, behold You, our Savior. Turn your eyes to the heavens. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Para sa atin, hallelujah! Every knee will bow, every tongue will shout and confess. All glory to Jesus, our Lord. Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Turn your eyes to the heavens. Mga kapatid, tayo tumingin sa kalangitan. Huwag sa mga bagay sa ilalim ng araw, but look up to the heavens. Every knee will bow, every tongue will confess. All glory to Jesus alone. Hallelujah, hallelujah. Jesus, to You we lift our eyes. Oh Jesus, our glory and our prize. We adore You, behold You, our Savior. Oh, Jesus, Jesus, Panginoon. Oh,
yan ang layunin natin sa ibabaw ng lupa. Tapos na, nawa ang mga panahon na tayo ay tumitingin sa mga bagay ng lupa. I pray tayo na ay tumingin sa kaluwalhatian ng Diyos. Because one day, titingin tayo sa itaas at makikita natin ang mukha ng Panginoong Jesucristo. At di siyang sasalubungin, Panginoon. Our glory, our praise, every suffering, every death, every pain, every sorrow ay may layunin. Dahil sa araw na ito, ikaw ang aming kasagutan. Mga kapatid, naway hindi tayo matrap sa sistema ng sanlibutan na tayo ay nabubuhay ayon lamang sa buhay na tayo ay gumigising at matutulog sa gabi. No, mga kapatid. Every act, every work, mabuti o masama ay nakikita ng Panginoong Jesus. That's why I have patience, mga kapatid. Jesus will come again. It will be worth it all. Can we sing the last verse again as we worship Him? Turn your eyes to the heavens. Our King will return. Yes. Every day. Every knee, be redeemed or be unredeemed. So we confess all glory to Jesus. Alone. Jesus to you. Jesus to you will lift our eyes. Jesus, our glory, our prize. As you come, Lord, even so, Lord Jesus, come. Oh, Jesus, we turn our eyes to you. Yes, we turn our eyes to you. We turn our hearts to you. Naway ang isang pusong matigas ay palambutin mo, Panginoon. Lord, we turn our eyes to you. We do not want to look on the things under the sun, but we want to look to the heavens, Lord, because that's where you are. Turn our eyes, Lord, sa iyo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ito'y aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout praise the Lord? Can we shout glory to Jesus? Yan ang mga salita at mga statement na ating sasabihin sa Panginoon. Glory to Jesus Christ, our prize in heaven. Hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon. To God be the glory. Aking tatawagan natin MC Badrol.